what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonoodin isang video ngayon. Ito po ay nagmula kay Balitang Masa. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Balitang Masa, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Balitang Masa. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video ito at bibigyan natin ng reaksyon. Balitang Masa, pasok! Senator Idol Raffy Tulfo walang takot na hinuberin ang kawatan di umano na appointee ni President Bongbong Marcos sa pagdinig sa Senado. Idol Raffy Tulfo halos nagwala di umano sa galit sa appointee ng Pangulo dahil nangatwiran pa sa mga anomalya nila. Ayan ha, halos lahat nang nagkakaproblema ngayon sa admin ni administrasyon ni Pbbm ay yung mga inappoint niya. No? Sila yung nagkakaroon ng problema at nadadamay ang ating Pangulo sa nangyayari. Ayan. First and foremost, I would like to take your challenge. Kasi nga po, yung inyo pong posisyon at inyo pong departamento ay talagang tad-tad po ng korupsyon. Some complainants na nagreklamo na nanalugi ng 10 million, may nalugi ng 50 million pesos dahil sa pagiging kawatan ninyo dyan sa FDA. Halos magwala na sa galit si Senator Raffy Tulfo dahil sa nadiskubring anomalya sa mga tauhan ni President Bongbong Marcos sa FDA, marami na ang naluging negosyante dahil sa FDA dahil nang hihingi di umano ng milyon-milyong salapi para sa pagproseso ng mga papeles nila. Mukhang si Senator Raffy Tulfo na nga ang pinakawalang takot na senador ngayon sa mga oligarko dahil hindi siya natatakot na ibulgar ang mga katarantaduhan nila. Buwelta pa ng ilang netizens ay mas bagay di umanong maging Vice President si Raffy Tulfo at President naman si Sara Duterte. Maganda! Samantala, good news naman. Kayo ba mga katunay, pabor kayo doon sa sinabi ng ating Balitang Masa na mas maganda maging presidente si BP Inday Sara at ang Vice President ay si Senator Raffy Tulfo? Aba, medyo pabor ako doon. Magandang tandem yun. Talagang titino ang gobyerno natin. Mga kababayan, sa wakas General Macanes at General Bantag nagkita na personal. Tuwa ngayon ang taong bayan sa kanilang pagkikita. Maraming mga netizens ang naiyak at naluha sa pagtatagpo nilang dalawa. Sinaluduhan ni General Macanes si General Bantag dahil sa sobrang humble nito na pagkatao. Sinorpresa din ni General Macanes si General Bantag ng napakagandang regalo. Ito talaga ang binantayan ko, magkita ang dalawang matapang at mabait na generals. Nakaka-touch ang inyong pagtapo, General Macanes at General Bantag. Wow, sa wakas nagkita na kayo ni DG Bantag. Maraming salamat sa suporta, General Macanes. Mabuhay Team Bantag Watchang from the Mam KSA. Di ko na malayan tumutulo ang luha sa tuwa. We love you, Sir Bantag. Maraming salamat sa pag-share ng video, Sir Macanes. Pagpapala ng may kapalsama sa ating lahat. Sobrang saya namin sa wakas nagkasama rin ang dalawang general na magigiting. We love you both. Go 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 Team Bantag. Ang totoong naghahangad ng ikabubuti at ikakaunlad katahimikan para sa ating mahal na bansang Pilipinas. Mabuhay kayo, General Bantag at General Macanes. Sana dadami ang maging katulad nyo. Maraming salamat po. God is always on your side, always. Ang tatanong... Ayan ha, at natupad na ang hiling ni General Macanes na magkita sila ni General Bantag. Ayun, may nireact ako noon na video ni General Macanes na talagang gusto niya talaga na makarating ang kanyang mensahe kay General Bantag. At eto, nagkita na yung dalawa, no? Si General Macanes at si General Bantag. Kumbaga, dream come true, no? Yan ang gusto ni General Macanes na talagang, yan, magkakausap na silang dalawa ng harap-harapan. At syempre, bago natin simulan ang videong ito, nais ko nga palang bigyan ng credit si General Macanes. Ayan, mapapanood natin. Katabi niya si General Bantag. Syempre, support na tayo sa channel din ni General Macanes. Ko is more on his background para mas lalong makilala ng taong bayan sino si General Bantag. Kaya nandito ang kanyang mga kapatid. So, ang tingin ko sa iyo, ading, is sanay ka sa hirap, yung may tapang, may kakaibay. So, naisip ko, may pinanggalingan. Yung background, gusto kong malaman. Bakit ganyan si General Bantag na there is something? Pakikwento nyo ano, yung family background nyo. Siguro, umpisaan ko, Mano, kasi Tagalog, di Kuya. Oo. Oh. 5 months kasi nabuntis yung nanay ko sa akin, namatay yung tatay namin. Wow. So lumaki ako, ako ah, at kami na rin siyempre.
Pero more particularly sa akin dahil nga buntis pa lang nanay ko sa akin, wala na kami tatay. So, solo flight palagi. Kanay kang magsolo sa buhay. Na lumalakad ka, di ba ang Bagyo noon? So born Bagyo? Born Bagyo. Oh, born Bagyo ang ating general ha. Pag kami... Kayong tatlo, born Bagyo. Oo, lahat kami. Sa Mungkada, Tarlakada. Tarlak naman siya sa Mungkada. Sa'yo Bagyo rin doon. Bagyo, pero lumaki tayo doon. Okay, so let's make it clear. Ang ating DJ, nasa sinapupunan pa lang ng kanyang nanay, pumanaw na ang kanyang tatay, kaya talagang yung sakit sa umpisa nararamdaman mo? Hindi naman. Wala akong naramdaman dahil ba buntis pa lang nanay ko sa akin noon. Hindi na. May nagkwento na grabe daw ang iyak ng nanay mo. Eh siguro yung nanay ko pero nasa pagbubuntis pa siya noon sa akin. Lang, ano na, connected na yun. Siguro. Yung pain na naramdaman ng nanay mo, nalipasa na sa'yo. Connection yun. Kaya sanay ka na sa hirap. Na naintindihan ko na yung kung bakit ka gano'n. Ganito to kasi, Tol, ang Bagyo kasi noon, hindi pa mailaw noon. So, ang electricity noon, kung saan-saan lang. Inabutan pa namin na sa barangay namin isang TV. Makikipanood ka pa doon, malayo. Tanti rin namin. What barangay sa Bagyo? Look na. Doon kayo pupunta pag hinahanap niya ako. Kasi binisto na ako ni Tol. Matago-tago. Magtatago ako sa Luknap. Okay, ito lang. Yun. Kaya pupunta kami sa kanya. Sinasabi niya na ako sa siya matatagpuan eh. No? Ang kanya kasi maraming ano yan, occasion. May patay, may uukayin patay, may kasal, bla bla bla, ang dami. So, bata pa lang kami, walang flashlight noon. Kung mayroon man, eh, hindi ko nakikita. Basta saling kami noon eh. Saling, pine tree na ginagawang panggatong o pangsindi. Saling. So, kung gaano kalayo yon, edi wala na yung ano mo. Pag mahangin, umuulan, patay na, anuin mo yung dilim. So, ganun ng mga igurot eh. Di na naranasan namin noon. So, siguro kasama na yun sa training sa buhay ito. Si Gina, anong yung pagkabata ng kapatid mo? Ikaw din na susunod mamaya. Ganon din kasi, sir. Maliliit pa lang kami. Talaga, 3 years old yata ako nung mamatay ang tatay ko. Sunod-sunod kasi. Tatay mo natin, hindi ko tatay. Tatay namin nung mamatay. Kaya hindi ko rin masyadong naalala. At saka nagkahiwalay-hiwalay kami. Nung namatay yung father? Nung mamatay ang father namin, napunta ako sa... Pangiyak ko lang. Bawal yun. Apong. Ito namin apong. Sa Mungkada, Tarlac. Doon ako lumaki kasama Si kuya. I-remind mo ako, Jenna, yung may dugong Ilocano pala ito. Pangalatok. Pangasinan. I-remind mo, ma. Sige, tuloy. Ang lola po namin is from Camiling, Tarlac. Okay. Oh, mga Ilocano dyan, ha? Makinig kayo. Tapos ang lolo po namin, na tatay ng mother namin, from Orbis Tondo, Pangasinan. Carlos, Orbis Tondo, nandun siya. Ang father po namin is the pure Kalanguya. Tinok. At saka Tinok. From Tinok, yung Bantag. Boundary ng Bantag. Okay. And he's also... Boundary ng Bantag, may Bantag na lugar. Tinatawanan ka ni James. Ang kulit ni General Bantag, no? Talagang nakikita mo sa kanya na... hindi siya nagpapa-apekto sa anumang mga nangyayari ngayon. Talagang sinasabi niya, hindi ako nagpapa-apekto at ipapakita ko kung sino talaga ako at kung ano ang nararamdaman ko. Ganon si General Bantag eh. Diba? Dahil sa sinasabi niya sa sarili niya na talagang wala siyang kasalanan at siya ay inosente. Ayun nga, sinasabi nga ng ilan na mga netizens na siya ay na-frame up lamang sa mga nangyayari. May mga bumabato na iba na anti-Bantag. Na siya na ang suspect, ganto, ganyan, kung ano-ano na ang binibintang kay General Bantag. Pero talagang pinapatunayan naman ni General Bantag na, hindi ako nagpapa-apekto dyan. Tuloy pa rin siya sa pakikipaglaban niya para linisin ang kanyang pangalan. At gusto niyang patunayan sa lahat na ang isang General Bantag ay inosente sa mga nangyari.
Boundary ng kapalayan. Ay, magulo tayo. Okay, mas magsmagan dito. Mag-sali kayo. Interpretation. Opo. Geography lesson. So, yun po yun. Boundary ng kapalayan. So, pwede bang bumati muna tayo? Pamunuan ni ano James na yung organization nila, yung third sex. Dumadami sila, pero hindi sila nanganganak. Maraming salamat sa suporta. Nandito ba si James? Biglang nagtahan ko. James! James! Okay, si Jerson. Wala na, tapos Jerson, okay. Jerson, okay. Yes. Oh, no, James, James, sali ka! Tawad, tawad, James. No. We love LGBT community. Yeah. Oh, yes, yes. 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 Dumadami sila, pero hindi nanganganak to. No, productive lang kami, pero sign. Si Jerson naman, anong may kwento mo yung growing up period nyo na magkakapatid? Ang naalala ko kasi, General, si Gerald. Isang bunso namin eh. Oh. Eh medyo akong pangalawa. Kaya medyo malayong gap namin. Pero mapapansin mo lang siya, tahimik siya eh. Si General Bantag pala yung bunso, no? Ako maingay. Pero pag pan yan, masunurin naman yan. Kahit pag inuutosan namin, sumusunod. Pero pag sumusobra kami, hindi naman nagre-reklamo. Titingin lang ng hindi maganda sa'yo. Anong hindi maganda, ganun? Oh, parang. Ganito daw ang tingin ko. Alam mong may medyo nagre-reklamo eh, pero hindi niya pinapagilita. Hindi naman. Ah, okay. Sumusunod, pero makikita mo, titingin sa'yo ng hindi maganda. Yun, pero masunurin yan. Okay, so punta tayo sa naipinto mo father side, World War II veteran. Opo, ang okay, lolo po namin, Basilio Bantag, na from Tinok, World War II veteran po siya. Parang si Lola ang Tinok tol. Hindi ang Bugyas is our Lola. Sa Matlaan? Amlimay. Bugyas, Amlimay. And ang mga Peter at saka Tatlo din silang tutukan niya. Ay, man. World War II veteran. Kung magkukwento ko lang, kasi baka, alam mo ba yung na-snipe ng lolo natin, yung mga Hapon, no? Kaya siya, ano eh, ipro-promote dapat siya ng tiniente, tol. From corporal, gagawin siyang tiniente, daming kalaktawan. Pero hindi niya tinanggap yung pagiging tiniente. Dahil, ang sabi niya, kasi nabasa ko yung istorya. Sandali, yung complete name ng lolo nyo? Basilio Bantag. Corporal Basilio Bantag. Basilio Bantag. Take note ha, mga kaibigan. Apo ng World War II veteran. Mm-hmm. Talaga. Kasama ni Apo Lakay Marcos Mutlang ha. Ipada iso-isoda Mutlang. Isoda kakatuwa. Nako, baka sangitak manin. Corporal Basilio Bantag. World War II veteran. Eh, ikwento mo yung nakaka-snipe siya ng Hapon. Hindi ko masyadong ano, basta isang putok dahil yung garan yatang... Yeah, garan. Oo. Oh, parang dalawang, namatay. Isang bala. Oh. Dahil malakas yun eh. Oo. True and true. Kaya parang dalawa to tatlo yung kit na kuha ng yes, bala. Kaya yun, yung garan. Kaya nung ipro-promote siyang kinyente. Snipe. Oh. Okay. Pero ano lang, yung stick lang niya, hindi naman siya sniper eh. Okay lang pero, talaga. Pero dati kasi, marksman nila, okay na eh. Mm-hmm. So sabi, promote siya ng kinyente, ayaw niya. Ang rason niya, paano ako, ano, hahawak ako na ng tao niyan. Pag kinyente ka, siyempre, yes. Ano yung responsibility mm-hmm. mo. Sa kanya kasi, sabi niya, yung buhay ko nga, hindi ko alam kung paano ko ililigtas. Okay. Paano ko pa ililigtas mga buhay ng tauhan ko kung ako ay magkinyente. Okay, hindi niya tinanggap yun kasi nga, kapag napapalaban sila, patay lahat ng mga kasamahan, ganun. Kaya nakita niya yun, yung rason na yun. Lesson learned. Dugong bayani and then humility ng Bantag. Kaya pala ito, naglalakad lang sa papuntang DOD. Hindi nagmalakad. Mayroon lang ako sa sasakyan nakapark. Yung anak ng sese sumakay ka pa sa jeep? Hindi kasi, dinumog na kami, naipit na kami. Yung isang media nga, ginaganon ko lang. Tawa ako ng tawa doon. Hindi nung nakita ko yung jeep, uy, sabit ako. Oh, may pumasay ka ba? Wala, sabi. Alam ko, wala kang pumasay. Mayroon ako, kaso, ano eh, mabilisan kasi. Sabi ko, brag. Paano to? Hindi ako makapagbayad na. Hindi, sabi niya. Lalabas naman ako sa TV, sabi niya. Sobra pa sa bayad. Hindi ko naman ano. Basta ganyan ang sabi niya eh. Okay, balik tayo. Humility ng pamilya ni General Bantag. Kaya no wonder na napakasimple sa 4-star general.
Alam nyo, nag-share sa akin. Sabi ko, huwag kayong mag-share. Di ba, nang naggamit kami, ako ang sumama doon. Kaya hindi, sinasabay naman ako. Kasi ganito rin yung tol eh. Mga upper class ko kasi, mas ranking na ako dahil sa naibigay sa aking appointment. Pero pag na, nasasalubong ko yung mga ano, mga upper class, inuunahan ko na sila. Kasi nga, medyo awkward sila eh. Parang yes, underclass ko ito. Minsan ay magganong tao kasi. Parang ano ba, so, salubuan ko. Pero dahil nasa ano rin, protocol, medyo yung iba kasi hesitant. Kaya gumagano na kaagad ako. Kaya lang ako, di ba kinausap kita? Na pagdating ni DJ, sabihin mo kasi sasaludo ako. Sabi ko, uunahan ko siya. So, ganun po ang kultura namin, seniority. Kahit mas mataas na yung rango siya, 4-star. Ako, 1-star. Kaya lang, nauna man ko sa servisyo. Natural, nagsisir. Eh, sabi ko, huwag kang mag-sir. Yung bang nangingini ako. Kaya tol na lang. Manong ading. Tapos, okay, so wala na kayong may dagdag tungkol sa family matters nyo? Sabi yung lola namin, kaya siguro matapang na sinasabi. Sinasabi ah. Yung lola namin kasi ang pangalan niya, registered Jagyag. Pero tawag ng kay gurutan sa kanya, Galboy. Yun matapang din yun eh, nanununtok, babae. Tapos nangangagat pa. Kapi muna tayo oh. Nagkakapi na kami ah. Using TV's. Wala na, Juliet! Ayun, at ating natunghayan ang video na nagmula kay Balitang Masa. At syempre, natunghayan natin ang video na nagmula din kay General Macanas. Ayan yung napapanood natin. Salamat, General Macanas. At nakikita natin ang kasiyahan kay General Macanas. At nakikita natin sa dalawang general na to ang respeto sa isa't isa. Kaya maganda talaga silang panoorin dalawa, nakakatuwa. So once again, I'm BT and I'm out. Peace!